Kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan, naglabas ng tsunami warning ang FIVOC sa ilang probinsya sa Hilagang Luzon. Agad nang pinalika sa mga residenteng nakatira malapit sa coastal areas sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at sa Isabela. Ayon sa FIVOC, inaasahan ng unang tsunami waves hanggang pasado alas 10:30 ngayong umaga. Hindi naman daw ito ang pinakamalaki na alon, inaasahan namang magtatagal yan sa mga susunod na oras. Pinapayuhan din ang mga residente na itali ng maayos ang kanilang mga bangka. At alamin na natin ang latest sa inilabas na tsunami warning ng FIVOC sa ilang probinsya sa bansa kasunod ng lindol nga po sa Taiwan. Kasama natin si FIVOC Director Teresito Bacolcol. Welcome po sa Balitang Hali, Director Bacolcol. Magandang umaga po sa inyo, sir. Opo, may namonitor na po bang indikasyon ng pagtama ng tsunami sa mga lugar na nasa ilalim po ng tsunami warning? Wala po kaming nakitang unusual sea level changes sa mga lugar na nabanggit natin, yung binigyan natin ng warning, yung Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. So as of now, wala po kaming nabalitang pagbabago doon sa sea level. 10:30 po yung unang posibleng pagtama. Pero meron pa ba tayong ina-expect in the coming hours? 8:33 yung ina-expect natin, between 8:33 to 10:33. Pero it's already 10:34. Hindi pa natin pwedeng i-cancel yung tsunami. Okay. Warning natin, we still have, dapat may buffer zone tayo na at least 2 hours. So we have to wait for 2 hours more bago natin i-cancel yung tsunami warning. So sa mga nag-evacuate po, 2 oras pa ang kanilang at least ihintahin. That's right. Mm-hmm. May impormasyon po ba tayo kung hanggang gaano kataas yung alon na posibleng maranasan sa mga nabanggit na lugar? Yung initial estimate natin, that's the reason why nagpalabas tayo ng tsunami warning, is that aabot ng 3 meters yung tsunami waves. Pero as of 9 a.m., nagkaroon ng recalculation doon sa modeling and aabot na lamang less than 30 centimeters. Mm-hmm. And of course, depende ho sa topography, hindi ba, ng area kung saan tatama. That's right. Yung area na po ba yun, prone for big tsunamis? Yes, pero yun na nga po, yung maximum height na expected natin would be less than 30 centimeters. Based on your readjustment. Linawin yes. Lang po natin gaano po kalakas yung lindol talaga sa Taiwan. Bakit po iba-iba yung naiuulat na magnitude mula sa iba't ibang sources? Depende po kasi yan. For USGS, iba yung calculation nila. Katulad din po sa atin dito, kapag may malaking paglindol sa atin, magpapalabas yung USGS ng kanilang magnitude estimate, meron din po tayong sariling calculation. So mas accurate yung sa atin kaysa because we have, like in the Philippines, we have more than 120 seismic stations, while USGS, 2 lamang. So it's same thing with in Taiwan. Siguro yung mabilis kasi magpalabas yung USGS ng calculation nila. It's magnitude 7.4 or 7.5 initially. And then, but if you base it on the sa Taiwan mismo, yung Central Weather Bureau, na sila yung FIVOC equivalent sa Taiwan, magnitude 7.2 lamang. Minsan ho, nagkakaroon din kayo ng readjustment, hindi ho ba? Dito po sa FIVOC, meron pa kayong gagawing readjustment tungkol sa lakas nitong lindol sa Taiwan? Ito, hindi natin to i-adjust kasi hindi po to sakop natin. Okay. So, nagkakaroon tayo ng readjustment dito sa estimate sa Pilipinas. Natin. Uh-huh. Sa Pilipinas. Mensahe nyo na lang po sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng tsunami warning. Again, yung mga kababayan natin na nasa coastal communities in the 4 provinces that we mentioned, kailangan po nating maghintay ng 2 hours more bago po natin i-cancel yung tsunami warning. Huwag muna silang bumalik doon sa mga lugar nila. Okay, malinaw po yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si FIVOC Director Teresito Bacolcol. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.